Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa pinakahuling engkwentro sa pagitan ng China at ng Pilipinas na kung saan nagbanggaan ang mga barko ng dalawang bansa, tinawag namang sinungaling ng China ang Pilipinas dahil sinabing Pilipinas umano ang siyang bumangga sa kanilang barko. Illegal din umano tayong pumapasok sa kanilang teritoryo. Ayon kay China Coast Guard spokesperson Geng Yu, sa kabila umano ng ilang beses na babala mula sa kanilang hanay, sinadya umanong binangga ng Philippine Vessel 4410 ang 21551 vessel ng China. Batay sa report ng CCTV, illegal umano na pumasok ang barko ng bansa sa katubigan malapit sa Shanbin Reef sa Nansha Island na walang paalam mula sa Chinese government kung saan tinukoy sa ulat ang pangalang Chinese sa Sabina Shoal at Spratly Islands. Gumawa umano ang China Coast Guard ng control measures laban sa barko ng Pilipinas na naaayon umano sa batas. Inakusahan ng China ang mga barko ng bansa na gumagawa ng hakbang na unprofessional at mapanganib na nagre-resulta sa banggaan. Ayon sa state news agency Xinhua, nangyari ang insidente noong alas 3:24 na madaling araw. Patuloy na iginigit ng China ang kadalang claim sa halos buong West Philippine Sea sa kabila ng International Tribunal ruling na ito'y walang legal basis. Kinumpirma ng National Security Council na muling nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas sa Skoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea noong isang araw lamang. Subalit kinontra ni Jonathan Malaya, spokesperson ng National Security Council, ang payag ng spokesperson ng China Coast Guard na illegal umano ang pagpasok ng mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape Mingganyo at BRP Bagakay sa nasabing shoal. Despite these incidents, both Philippine Coast Guard vessels remain committed to and shall proceed with their mission of delivering essential supplies to personnel stationed on Patag and Lawak Islands. The Philippine Coast Guard stands firm in its responsibility to ensure the safety and security of our maritime domain while addressing any and all threats to our national interest. Pinabulaanan din ni Malaya ang pahayag ng CCG na sinadyang binangga ng vessel ng bansa ang barko ng China. Sinabi ni Malaya na binangga at nagsagawa ng aggressive maneuvers ang mga barko ng China Coast Guard habang naglalayag para magdala ng supply sa Lawak at Panatag Islands. Ayon sa kanya, habang naglalayag 23 nautical miles southeast ng Skoda Shoal ang BRP Cape Mingganyo, nagsagawa ng aggressive maneuvers ang barko ng CCG. Sinabi niya na dalawang beses na binangga naman ang barko ng CCG ang BRP Bagakay habang ito ay nasa 21.3 nautical miles southeast ng Skoda Shoal na nagresulta sa bahagyang pinsala sa nasabing barko. Una rito, sinabi ng spokesperson ng China na sinadya umanong binangga ng barko ng bansa ang kanilang vessel sa kabila ng nagbigay sila ng mga babala na sila ay pumasok sa inaangkin nilang teritoryo na tinawag nilang Shanbin Reef sa Nansha Islands. Nakapanlulumo ang dinatna ng PCG sa isang bahura natin malapit lamang sa Palawan. Sumambulat sa kanila ang tambak ng mga patay na corals at naging halos kulay puti na ang seabed. Wala na din halos buhay sa corals at mga yamang dagat sa lugar. Ito ang nakakatakot na nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal o Skoda Shoal. Katulad ito ng nangyari sa Sandy Cay kung saan din tinambak ang mga patay na corals at naubos ang buhay ng mga yamang dagat doon. Subalit sa Sabina Shoal ay nagsisimula pa lamang ang kanilang ginagawang pagtatambak at hindi katulad sa Sandy Cay na lumaki na ang reclamation area. Nakakabahala umano ito ayon sa PCG kaya agad na idineploy ang BRP Teresa Magbanua sa lugar na nasa ilang buwan na ring nagbabantay sa naturang lugar. Tila hindi talaga naubusan ng China sa kanilang ginagawang pakulo sa West Philippine Sea at ginagawa nila kung anumang nais nila kahit alam nilang hindi nila ito opisyal na pag-aari. Patuloy pa din ang pagpapatayo ng China ng mga artificial islands sa West Philippine Sea. Ito ay upang maging dominante ang kanilang pwersang militar sa oras na mangyari na ang kinatatakutan ng marami dahil na din sa natalo ang kanilang pinagpipilitang 9-dash line na mapa na nagpapakita ng kanilang kabuang pagmamayari ng buong South China Sea. Mas naging agresibo na lamang ang China pagdating sa
pagpapagawa ng mga artificial islands sa West Philippine Sea upang maging dominante pa din sila sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod dito, tulad ng aking nabanggit sa mga nauna ko ng video, maritime rights at hindi soberanya ang dinesisyonan ng tribunal. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagtatalo sa teritoryo. Subalit simula nang pumasok ang bagong taon, tila unti-unti nang nag-iiba ang ihip ng hangin at nagiging agresibo na rin ang Pilipinas. Pero syempre, sa mas maingat na pamamaraan, noong Enero, inanunsyo ng ating mga kinauukulan ang tungkol sa pagde-develop natin ng ating mga sariling isla sa West Philippine Sea. Kahit pa ang mga ito ay inaangkinan ng China, gagawa na din ang ating bansa ng sarili nating mga gusali sa mga naturang isla upang magamit ng ating mga mangisda at tropa sa tuwing sila ay papalaut sa karagatan. Ang pahayag ay galing mismo kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ang plano na ito ay tila sagot na din sa ginagawang pangaharas ng China sa ating mga barko at bangka sa sarili nating teritoryo. Hanggang sa kasalukuyan kasi hindi pa din tumitigil ang China sa kanilang mga ginagawang illegal na aksyon sa West Philippine Sea. Bukod sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal, naniniwala ang Pilipinas na sa atin ang walo pang mga isla at bahura sa South China Sea na inaangkin ng China at parte pa ang mga ito ng ating exclusive economic zone. Ayon kay Bronner, i-improve umano nila ang lahat ng siyam ng mga bahura at isla na ito. Isa na dito ay ang T2 Island, ang pinakamalaki at most strategically important sa South China Sea. Kilala din ang isla na ito na Pag-asa Island na nasa 300 milyang layo mula sa mainland ng Palawan. Maglalagay din ang ating kapulisan ng desalination machine na kung saan kaya nitong i-convert ang maalat na tubig ng dagat at upang magamit ng ating mga tauhan at mga mangisda. Ilalagay ang naturang makina sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal upang magamit ng mga sundalo na nasa loob ng barkong kinakalawang na ang BRP Sierra Madre. Ang aksyon na ito ng Pilipinas ay parte pa din ng ating military modernization program. Bukod sa pagde-develop ng ilan nating mga isla para sa ating mga tropa at sa mga Pilipinong mangisda, tuloy na ang konstruksyon ng bagong pantalan sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na maglaan ng 800 million pesos ang pamahalaan na alinsunod na rin sa planong pagpapalakas ng maritime security sa isla. Layunin din ang proyekto na may mapupuntahan ng mga nabubuli na mangisda sa gitna ng maritime dispute. Nabatid na ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair at Makati City 2nd District Representative Luis Campos Jr., itatayo ang bagong port sa Maylawak Island na ikalawa sa pinakamalaking landmass sa Kalayaan Island. Matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Spratly Archipelago ang pantalan kung saan ang nasabing pondo ay sinama sa 2024 General Appropriations Law sa gitna ng nagpapatuloy na pagtatayo ng artificial building sa Spratly Island. Noong Abril lamang, muli na namang isinulong ng isang party list representative ang agarang pagpapatibay sa panukalang magtayo ng isang fishing shelter at port o pantalan sa West Philippine Sea at Philippine Rice o Benham Rice. Ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, ang House Bill 9011 o Fishing Shelters and Ports Act ay makakasuporta sa inilabas na Executive Order No. 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang maritime security ng Pilipinas sa gitna na rin ng pagiging agresibo ng China sa ating teritoryo. Sa ilalim ng panukala, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, katuwa ang Department of National Defense o DND at iba pang mga kaukulang ahensya at iba pang kaukulang ahensya ay aatasang magpatayo ng fishing shelters at ports sa siyam na maritime features sa West Philippine Sea at Philippine Rice. Partikular dito ang Lawa, Kota, Likas, Pag-asa, Parola, Panata, Patag, Rizal Reef at Ayungin Shoal para sa mambabatas. Mahalaga ang panukala sa pagtiyak ng ating soberanya at bilang proteksyon na rin sa mga Pilipinong mangisda. Hindi aniya tayo maaaring magwalang kibo na lang sa pambubuli sa atin ng dayuhan sa ating sariling bakuran. Sa totoo lang, hindi naman na talaga natin kailangan pang magtayo ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea kundi lang dahil sa ating mga mangisda tropa. Ito ay dahil hindi na natin kailangan patunayan na atin ito dahil mismong international law na rin ang nagsasabi na may karapatan tayo sa lahat ng bahagi ng West Philippine Sea sa saklaw ng 200 nautical miles exclusive economic zone o EEZ ng bansa. Sapat na din ang mga simpleng pahingahan ng ating mga mangisda ang itayo sa mga isla upang magkaroon sila ng tiyak at ligtas na masisilungan kung sakaling sumama ang lagay ng panahon. Kung sakaling magtayo man tayo ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea, tiyak na malaking banta ito sa bansang China. Siguradong mape-pressure sila at hahanap ng paraan kung paano na naman sila maghihiganti.
Ang pagtatayo ng China ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea ay paraan nila upang maging dominante sa bahaging iyon ng karagatan. Hindi din kagaya ng Pilipinas na maliit lamang mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea, ang China inaangkin ng halos 90% ng karagatan, kaya naglagay sila ng mga artipisyal na isla na sa ngayon ang ilan sa mga ito ay tila mga syudad na, habang ang ilan naman ay para mga base militar na nila. Pero kung kayo ang tatanungin, mga paps, dapat bang magtayo na rin tayo ng sarili nating artificial na isla sa West Philippine Sea? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinion sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!